Yo mga chow, mga chow, welcome naman sa panibagong video natin today. So, ang tatalakayan natin ngayon is yung doble plaka. Yes, mga chong, mga chow, yung doble plaka naman ang tatalakayan natin ngayon. Bago natin tatalakayan yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, and subscribe and click the notification bell button guys para updated kayo sa bago nating video. So, this is my insights lang naman dun sa regarding sa doble plaka. Hindi po ako attorney or hindi po ako senador na makikipagdebate dun sa mga senador na nagpasa nitong bill na to. Doble plaka o yung RA 11235 or Motorcycle Crime Prevention Law or doble plaka law. So, hindi ko na isa-isahin lahat yung nasa batas na to. I-sum up lang natin kung ano yung mga naiintindihan ko dito sa share out. So, nasa loob ng batas na to, na yung mga motorcycle riders na may mga unit na sila na motor, wala pang plaka sa harap ng motor nila, ay required na maglagay ng bracket dun sa harap para paglagyan ng bagong plaka na makikita within the range of 15 feet. Imagine nyo yun. Imagine nyo lang yung Mio Gravis, guys. Mio Gravis. Tapos, syempre, hindi yun nakadesign na may plaka sa harap. Tapos, lalagyan mo dapat yun ng bracket. Required ka talaga maglagay ng bracket or else huhulihin ka. Imagine mo, pag di ka naglagay, napakaliit na alaga lang naman. 50,000 lang naman yung fines. Sipin mo yun, hindi ka na makagamit ng motor doon. Paano na yung mga middle class na ng mga tao? Diba? So, another thing in this law is kapag bumili ka ng bagong motor tapos hindi mo siya na-register within 5 days, makakapagmulta ka ng 30 to 50,000 pesos. Or else, makukulong ka. Yun, napakalupit. Hindi ito pa isa sa nakapaloob sa batas na to. Is kapag meron kang license plate na unreadable, o meron ka ng license plate na syempre naglagay ka ng plaka sa harap, pero pag yan is hindi masyadong kita or unreadable within 15 feet, pwede kang magmulta. Magkatulad na rin yun kung wala kang plaka sa harap, pwede kang magmulta ng 50,000 pesos. Payaman! Kuya Will, ikaw nalang magpapahuli. Or else guys, another thing, until 100,000 pesos pwede mong pagmulta dun. Syempre naglagay ka na ng plaka sa harap. Ngayon kapag nahulog ito, tapos syempre gabi na, so hindi ka makakapag-report sa police. So kinabukasan, hindi mo na-report kasi nakalimutan mo. Ayan guys, kapag lumampas na ng 24 hours na hindi mo pa na-report yung nawawala mong plaka, makakapagmulta ka pa niya ng 20,000 hanggang 50,000 pesos. So dapat, within 24 hours na-report mo na yung nawawala mong plaka. Ito last yung pinakamalupit. So, yung individual or yung kumpanya, so tulad ng mga motorcycle companies na nagbebenta ng motor na hindi nagko-comply sa bagong batas na to, tulad ng plate number revisions, is hindi na sila allowed magbenta ng motor. So dapat yung mga bagong motor na darating dito sa bansa natin ngayon is designed to have two plates, so yung doble plaka niya, yung sa harap tsaka sa likod. So, ito naman yung insights ko, guys, regarding sa doble plaka. So, ito nga, kung ako yung kriminal, syempre, hindi ako gagamit ng sarili kong plaka kung gagawa ko ng krimen pa. Imagine nyo yun. Napakabobo naman ang kriminal na yun kung gagamit siya ng sarili niyang plaka pag gagawa siya ng krimen. I think, itong law na to, hindi siya designed to prevent the riding in tandem. Kasi if they want to prevent talaga riding in tandem, why not put CCTVs on all the streets like dun sa America, di ba? They have CCTVs everywhere. Or else, ba't di nyo pag-alawin yung buong kapulisan? Like what we do now sa pandemic na to, sa COVID-19. Di ba? Ginagamit natin yung sundalo, yung kapulisan, para walang magsilabasan sa bahay. It's just like that, di ba? So, pwede naman tayo gumamit ng mga HPG para magpatrolya lagi. Kasi sinong loko-lokong kriminal nagagawa ng krimen kapag may nakita sila mong pulis sa daan? So, ito pa, imagine nyo yun. Last year when that senator naglabas nitong bill na to,
napakadaming motorcycle riders na protesta against it. Kasi nga, napakapalpak talaga ng law na to. So, napaka timing last May 21, naging batas na talaga siya dahil sa pandemic, dahil sa COVID. Yung mga motorcycle riders natin, hindi sila nakapag-protest kasi hindi sila nakakalabas ng bayad at saka yung social distancing nga. Bawal yung mga protesta ngayon. So, napaka-timing naman, sir. Ito pa guys, imagine nyo, yung mga sirador na naglabas ng batas na to and those who agrees for this law, sila yung halos araw-araw sasakyan yung ginagamit. So, and then, hindi sila nakikinig for those people who use motorcycles every day, di ba? Napaka unfair naman sa part na yon na hindi sila nakikinig sa mga riders na hindi nga nila alam yung kalagayan ng mga riders natin because araw-araw sila gumagamit lang ng sasakyan. That's a wrap, guys. Please do like, comment, subscribe. Peace out.